Kahit na sinabi mismo ni LeBron na walang trade na magaganap sa Lakers, ayon naman kay Shams ng The Athletic, pasekreto lang daw ang ginagawa ng Lakers kung saan sila ay magiging agresibo pagdating sa trade deadline. At heto nga ang tatlong trade scenario na pwedeng patulan ng Lakers. Number 1 sa listahan, matatanggap ng Lakers si Eric Gordon at matatanggap naman ng Rockets si Talen Horton-Tucker at si Kendrick Nunn. Mabibigyan kaagad dito ni Gordon ng shooting ang Lakers at syempre bilang isang veterano, mayaman din siya sa karanasan pero yung kanyang kalamangan sa mga manalaro doon sa Lakers ay mas matibay nga yung kanyang katawan. Sa ngayon doon sa Rockets, siya ay nag-average ng 14 points, may 1 rebounds per game at 3 assists per game at may shooting sa labas na 44%. At pangalawa sa listahan, matatanggap ng Lakers si Devontae Graham at matatanggap ng Pelicans si Talen Horton-Tucker at isang first round pick. Kung sharpshooter si Gordon ay di hamak naman ha, sharpshooter rin itong si Graham. Siya ay nag-average ng 13 points, may 2 rebounds at 2 assists per game at siya ay magbibigay agad ng instant impact para sa Lakers at syempre upang mabawasan ang offensive and playmaking load kay LeBron. At pangatlo sa ating listahan, matatanggap ng Lakers si Miles Turner at matatanggap naman ng Pacers si THT, Kendrick Nunn, DeAndre Jordan at may first round pick pa. Actually mga sir, kinausap na ng Lakers ang Pacers patungkol sa kanya at kaya mayroong posibilidad na magti-trade ang Lakers sa kanya. Pero ang malaking katanungan, may sapat nga bang asset ang Lakers na ipapalit sa kanya? Dahil kung si THT lang at si Kendrick Nunn pati na si DeAndre Jordan, baka magdalawang isip dito ang Pacers. At sa ibang balita, para mismo kay Chris Matthews o kilala sa tawag na Little Shooter, para sa kanya, kanyang nararamdaman na itong si Cade Cunningham ay magiging matinik na shooter sa NBA. Yes mga sir, kanyang binalaan ang ibang kupunan patungkol kay Cade Cunningham dahil meron siyang pangitain na siya ang susunod na Devin Booker ng NBA. Sa huling 10 laro ni Cade Cunningham, siya ay nag-average ng 17 points per game, may 5 rebounds, 7 assists at 1 steal per game. May shooting percentage sa field na 44% at 44% rin sa 3-point line. Para sa inyo mga sir, ano ang komento nyo? Na si Cade Cunningham ang susunod na Devin Booker ng NBA. Mag-comment lang sa iba. At sa ating huling balita, maliban sa rason na kinuha nga ng Golden State itong si Weatherspoon bilang replacement player kay Jordan Poole at kay Andrew Wiggins, well, heto nga rin ang ibang rason kung bakit siya ang kinuha dito ni Steve Kerr. Doon sa G League affiliate ng Golden State na Santa Cruz Warriors, siya ay nag-average siyang 15 points per game. Mayroon siyang shooting sa labas at malaki yung kanyang wingspan. At ayon mismo kay Steve Kerr, siya yung tipong manalaro na tatagal sa loob kung saan mabibigyan niya ng pahinga sina Steph Curry at Draymond Green. Pero baka matanong nyo na bakit hindi nga ba isang veterano ang kinuha dito ng Golden State? Dahil syempre, nandyan rin ang mga factor na sila ay umiiwas nga sa injury. At maliban sa kanya, dahil nga tatlong players na ng Golden State ang pumasok sa COVID protocols, siguradong kukuha pa dito ang Golden State ng isa pang replacement. At ang katanungan sino kaya? Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching. Peace out.